go, ano ba talaga yung totoo? So ngayon guys, nag-live ako para magsalita ng katotohanan sa lahat ng mga lumalabas na issue ngayon. Pinapadami ko lang yung viewers para isahan na lang. Wala akong plano na shoutout ngayon. So lang magsalita ng katotohanan sa lahat. Sa lahat-lahat, hindi po to para magmalinis kung sinong tama o mali. Gusto ko lang magsalita para sa kakatahimik na po ng lahat. Gusto ko lang unang humingi ng pasensya kay Arbreezy. Magsasalita na po ako. Pasensya na po, mukha daw akong addict. Sorry, sobrang wala na akong tulog ng ilang araw. Naapektuhan din po ako, aminin ko yun. Salamat po. Napataas ko lang po yung viewers natin para isang kwento na lang. Kasi inisip ko kung magpo-post ba ako. Magpo-post ako ng lahat ng detalyado. Kasi magkakalkal ako ng files ng lahat ng mga kung ano-ano pag ginawa ko yun. Pero naisip ko siguro mas magandang i-live ko na lang. So kung ano man yung matandaan ko sa mga pangyayari, kung ano man yung sabihin ko ngayon, kung ano man yung mapagtagpi-tagpi ko, kung may makalimutan man ako, siguro po pwede ko siyang ma-post o ma-live sa susunod. Nabasag lang po ako ng katahimikan. Magde-name drop po ako sa mga tao. Sasabihin ko po lahat kung saan po nagsimula, paano nagsimula yung issue, at kung bakit po ako nanahimik. So, ganito po yung nangyari. Dati, nagsimula po kami ng lahat ng mga famous sa Facebook. Nagsimula po siya sa isang group chat. Ang group chat po dati, syempre, popost ko po mamaya yung picture namin nasa Oblivion Bar. Hanggang sa maya-maya, pag-check ko ng phone ko, may message sa akin si John. This time, hindi na po sa Snapchat. Sa Viber. Kasi kinuha niya rin yung number ko na sa Snapchat dati. Ngayon sabi niya sa akin, sorry ah, dinala ko siya dito. Sabi ko, ha? Sabi ko, ano ka ba? Siyempre, shota mo yan, dadali mo yan dyan, di ba? Okay lang yan, ano ka ba? Wala na yun. Kahit parang pakiramdam ko na putang ina ako dati, wala na yun, Brad. Siyempre, pride ko na lang ng tang ina, di ba? First time nangyari yung ganun, parang, di ba? Tapos, ang nangyari, sorry ah, kung marami akong mura. Sobra kasing halos tatlong taon eh. Tatlong taon, halos. Tapos ang nangyari, nandun na po, sabi niya, ano ka ba, ganyan, wala yan, ganyan. Hanggang sa lumalapit ako, nagtry ako maipagkaibigan sa lahat. Even kay Jelay, kasi parang, ay tangina, ikaw pala yung shota, may shota pala, ah okay, ganyan, etc. So parang ako, sige wala na yun, ganyan, parang, nagkamali ako nung parang gusto kong maganda. Sabi ko kay John, nang message siya nang sorry, dinala ko si Jelay. Sabi ko, siyempre, shota mo. Ano ka ba? Tapos pag kinausap ko siya, tapos nag-message ulit ako kay John. Sabi ko, alam mo, ang bait-bait ng shota mo. Kaya ganyan, tigilan mo na nga yung kakakulit mo sa akin. Sabi ko, tigilan mo na yung kakakulit mo sa akin, John. Hanggang sa okay na. Nawala na lahat ulit, ganyan. Hanggang sa lagi kami nasa Obli, lagi na nandun si John. Hanggang sa dumating sa point na nag-open up siya sa amin. Hindi lang sa amin, pati sa akin. Hanggang sa, siyempre, hindi ko na makilala yung babae, pero nakita ko. Nakita ko siya, nakausap ko siya ng konti. Sinabi niya sa akin na, hindi gagano niya yung boobs ko. Sabi niya, ang laki niya man, ganyan, ganyan. Sabi niya, ang ganda mo, pinapanood ko yung live mo. Sabi niya, hindi ko makalimutan yun. Tapos after no, nag-open na, lagi na namin nakakasama si John, ayan na. Dito na nagsimula. Sabi niya na, ayaw na daw niya kay Jelay. Napipilitan na lang daw siya. Lahat ng videos nyo, bayad. Lahat ng post nyo, bayad. Lahat ng mga video nyo, mga ginagawa nyong propaganda sa Facebook, lahat bayad. Sa bibig mo nang galing yan dyan, ha? Hindi sa akin. Kaya sabi mo, lahat yun, scripted. Sa bibig mo yan nang galing, John Gutierrez, alam na alam mo yan. So ako naman, parang, uy, naaawa naman ako sa taong to. Kasi lahat naaawa sa kanya. Eh. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya noon, parang lagi daw siya nasasakal, hindi siya pinapayagan lumabas. Pagpupunta siya sa mga kaibigan niya, nasa kotse lang daw yung girlfriend niya. Never siyang sinuportahan sa pagra-rap niya, sa XB shit, ganyan. Never nandyan para sa kanya. Tapos lagi daw siyang binubugbog.
So parang ako, lahat kami, siyempre down yung tao, nandiyan kami para sa kanya. Nandiyan kami para sa kanya. Lagi kami magkakasama. Kasi yun nga yung panahon na akala ko, lahat ng kasama ko, kaibigan ko eh, di ba? Tapos ang nangyari, hanggang sa aaminin ko guys, yung time na yun, siguro, mali ako dun eh, na parang, hindi ko nga alam kung ano eh. Mag-comfort ako ng taong galing sa breakup. Nag-break po sila. Ngayon sabi ko, kung nag-break kayo dyan, bakit kayo pa rin sa Facebook? Ngayon sabi niya, kasi nga, bayad kami as kami. Bayad kami na as a couple kami. Na hindi kami pwede yung ako lang model lang gato, siya lang ganyan. Lagi kaming as kami. Pag yung trabaho, dalawa kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, ah, ganun ba? Eh, pag pinost namin na hindi na kami, mawawala kami ng trabaho, ganyan. So, sabi ko, wait, pati hindi ka nalang magsulo. Ina-advise namin siya hanggang sa dumating na sa point na magkakasama kami, aaminin ko po, lagi pong lumalapit sa akin si John. Lagi niya pong pinipilit yung sarili niya at tutuwa siya sa akin. Parehas kami ng gusto ng music, parehas kami nagkakasundo, good vibes lang, ganito, ganyan. Hanggang sa, kahit ako parang paano, ay bait naman pala nito, ay nakakatuwa tong taong to. Ay parang nagsasabi naman siya ng totoo. So parang ako, naniniwala ako sa kanya. Ang ginawa ko, parang, okay, sige. Hanggang sa umalis siya, may dala siyang maleta. Wala daw siyang pupuntahan. Eh noong time na yon, sa akin natutulog. Sa akin, umuwi-uwi minsan si Jamie at saka si Auntie Lidones. Kasi nga, tiga Cavite sila. Eh ang Oblivion, malapit lang po sa bahay namin, which is sa bandang Philinvest. Tapos ang nangyari, doon siya natutulog. Doon po nagsimula na parang lagi siyang makulit sa akin, lagi siyang mabait sa akin, lagi siyang ganito. Ako naman si Gaga, naniniwala ako, putang ina, single ka ba? Ganyan. Siyempre alam ko single ka eh. Alam ko na wala akong tinatapakang tao. So ang ginawa ko, na-entertain ko siya, nagkaroon po ako ng feeling sa tao. Na-attach po ako sa tao, naawa ako sa tao, na ang bait-bait naman pala. Tapos lagi kang pinapalayas, lagi kang binubugbog, lagi kang sinasakal. Kasi doon po ako naniwala. Kasi yun po yung pinaniwala niya sa akin. Hanggang sa lumalim na, masaya kami, tumira siya sa akin ng halos isang buwan. Ako po lahat, kotse ko, ganyan, etc. Hanggang sa, nag-birthday pa siya noon. Nag-birthday siya sa Oblivion. Ang alam ko po, wala lang sila. Ang sabi lang niya sa akin, firm siya doon na hindi sila pwedeng mag-break sa Facebook kasi bayad silang ganun sila. Yun yung tandem shit nila. Hanggang saan nangyari? Lumalim na. Aminin ko, milahal ko po yung tao kasi ganito naman siya. Parang ganyan naman. Mali lang siguro yung pagkakakilala ko ng una. Wala siyang tatakbuhan. Kasi nakatira daw siya sa condo nila, Jelay. Pero siya daw nagbabayad noon. Siya rin nagbabayad sa sasakyan. So parang, kaya daw naghahabol. Sabi ko, bakit tawag pa rin ang tawag sa'yo yung ex mo? Sabi niya sa akin, kasi naghahabol. Kasi ako nagbabayad ng condo. Ako nagbabayad ng ganito. Ako nagaganyan. Sabi ko, paano yan? Wala daw siyang, kaya siya tumira sa akin. Kasi wala daw siyang pupuntahan. Kasi wala siyang pupuntahan dito sa Pilipinas. Yun ang sabi niya sa akin. Doon po nagsimula, naging okay kami, sobrang masaya kami, ganyan, akala ko wala na, ganyan. Hanggang sa one day, may nangyari pa po na birthday po ni John Gutierrez, andun po lahat, XB lahat. Tapos, ang nangyari, nung nandun kami sa birthday bash niya sa Oblivion, sabi ko, ganun ba? Sige, so hindi pala natin po pwede ipakita na nagkakasama tayong dalawa. Kahit ang unofficial niya, he made sure na mahal niya ako. Sinabi mo yan, John. Sinabi niya na mahal niya ako, na ako yung babaeng gusto niya. At ako lang daw ang babaeng nakakaintindi sa kanya. So, ang nangyari, nung nasa Oblivion na kami, tumabi sa akin si Jack Lord. Barkada din po namin yung kasama din po namin yun sa ano namin. So, nung katabi sa akin si Jack Lord, sabi ko, okay, so hindi pa natin pwede pakita. Sige, iwas muna ako sa'yo. So, tabi ako kay Jack Lord, ganyan. Nakikipag-inuman si John sa XB kasi hindi pa siya XB nun. Nung katabi ko na nun si Jack Lord, biglang ito si John, lumapit. Tapos ang ginawa niya, halika nga dito. Tapos tinatak niya ako, tinulak niya ako sa pader. Pagtas niya ako itulak sa pader, sinabihan niya akong pok-pok ka. Sabi ko, bakit ako pok-pok? Sabi ko, anong, alam mo kung anong trabaho ko? Nagsasayaw ako, nagtutwerk ako, o sige, nakapanty ako. Ako lang ba? Pag anong ba, pok-pok na? Tapos sabi niya, hindi, tangina, lumalandi ka nun sa Jack Lord. Sabi ko, alam mo, lasing ka lang.
tinulak mo ako, di ba, sa pader, sabi ko, lasing ka lang. Pagkatapos kong sabihin sa'yo na lasing ka lang, tinitignan ka lahat ng tao, anong ginawa mo? Hinalikan mo ako, di ba? Sabi mo, mahal mo ako, nagsiselos ka lang. Tapos tumakbo.